Hello guys, so ito meron tayong video na gagawin ngayon. So para ito sa mga nag-uumpisa pa lamang mag-YouTube. So kagaya ko, nag-start din akong mag-apply sa YouTube, ganyan-ganyan. So madami tayong katanungan, so kagaya na lamang ng paano ba tayong mag-start ng ating YouTube channel, ano ba yung mga kailangan natin. So yan, mga ganyan. So sasagutin po natin yan. So of course, lalong-lalo na kung kumikita nga ba tayo sa pag-YouTube, okay? So ito guys, gagawin natin ay siguro part 1 lang muna to kasi medyo mahaba yung video natin. So panoodin nyo itong ating part 1, so yung mga part 2, and then so on, ilalagay po natin yung description, ang link sa description, okay? So hanapin nyo na lang po dun yung kasunod, or ilalagay ko po yung mga video sa aking YouTube channel, so abangan nyo na lang po, okay? Ayan. So of course, huwag nyo po muna sana kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ako nga po pala si Jackie, JFBA Aranda, so may Facebook page din po ako, Jackie JFB Aranda. Okay, so guys, umpisa na natin yung ating video. So alam ko guys, napakarami yung katanungan, pero iisa-isa natin sagutin yan. So yung mga katanungan nyo guys, so i-comment nyo na lang sa ating comment section below. Okay, at isa-isa natin sasagutin yan. So lahat ng mga katanungan nyo sasagutin natin. Okay, so gaya na lamang ng ano nga ba yung pinakadapat nating unang dapat gawin para tayong mag-start ng ating YouTube channel. And then, of course guys, so magtatanong din kayo kung ano nga ba yung mga requirements para makapasa tayo sa YouTube Partner Program. And then, kung ano pa yung mga dapat nyong gawin at hindi para magkameron kayo ng subscribers, watch hours. And magkano nga ba yung kinikita? Siyempre, alam ko itatanong nyo, pero lahat yan guys, sasagutin natin isa-isa. So kaya umpisan muna natin guys sa pinaka basic lamang. Ano po? Ayan, so tara, ating umpisa na yung ating video na kailangan nyong malaman. So syempre guys, kapag magagawa ka ng YouTube channel, of course, lagi dapat meron kang Gmail account. Ganyan, bago ka mag-sign in sa iyong YouTube channel, o bago ka mag-create ng YouTube channel. And then, magsa-sign in ka din sa Google AdSense. Ayan, para kapag nag-apply ka na sa YouTube, so doon mo makikita yung threshold mo, or yung tinatawag natin na sahod mo. Ano po? So guys, kung hindi pa kayo marunong gumawa ng inyong Gmail account, so panoodin nyo yung aking video. So nasa description yung link at saka kung paano mag-gawa ng YouTube channel. So panoodin nyo na lang po. Ilalagay ko din sa description yung ating link. Ano po? And then, of course, guys, kapag ka mag-apply kayo sa YouTube or gagawa kayo ng YouTube channel, of course, ito, hindi dapat mawawala na inyong dapat pinag-iisipan. Dapat guys, yung content na gagawin nyo, so pag-iisipan nyo muna yun ng maayos kung saan nga ba kayo magaling. Ano ba yung, for example, palagi nyong ginagawa? For example, daily life ba or daily gawain yung gusto nyong gawin? Ikaw ba'y manganganta? Ganyan, mahilig kang magsayaw, meron kang negosyo, ayan, ikaw ba'y teacher, ayan. So, pipili ka guys kung ano yung gusto mong gawin. So, for example, mahilig ka din magluto, ayan. So, pag-iisipan mo doon, kung alin sa mga yun yung gusto mong gawin, yun guys yung pinakamalaga na dapat pinag-iisipan natin. So, ang gawin na natin example, yung sa sarili ko, okay? So, ako guys ay meron akong negosyo, ayan. So, nag-start ako sa computer shop, and then, hanggang sa nag-lockdown, ganyan. So, napaltan. So, panoodin nyo na lang yung videos ko nung ako yung nag-umpisa. Ayan. And then, so, I decided na nung lockdown, so, yung mga gamit ko sa computer shop, ayusin ko. And then, binivideohan ko. Ayan. And, habang binivideohan ko yun, guys, so, wala akong trabaho. Pero, nag-a-apply ako sa YouTube. So, upload ako ng upload. Ang discard ko lang, guys, noon ay one video sa isang linggo. And then, awa naman just guys, may nanonood, may nagsusubscribe, ayan. And then madami nagko-comments, and then hanggang sa makapasa na nga tayo guys sa ating YouTube partner program or yung mga requirements. Ano? So, di-discuss natin guys kung ano yung mga requirements later on, okay? And then after nyan guys, so nagkameron ako ng negosyo, panibagong negosyo, which is cellphone.
and computer, sales and services. Ayan. So, yung mga ginagawa kong cellphone, computer, laptop, printer, so yung mga nagiging content ko na ngayon. And then of course, so syempre, hindi lang pwedeng dun umikot yung ating content kasi syempre gumagawa din ako ng tutorials kagaya nito. And then, yung iba pang mga ginagawa ko sa buhay, ayan. Then, kapag namimili ako, ayan, nagre-reviews, nag-unbox din ako ng mga in-order ko, tsaka installation. So, doon na guys, pumapasok ko yung aking tutorial sa pag-install. For example, LCD para sa cellphone, mga reformat at tsaka reprogram ng mga laptop, and then pag-ayos po ng mga printer. Ayan. So yun guys, dun pa lang kung ano yung trabaho mo, kung ano yung mga pinagagagawa mo sa araw-araw, dun pa lang makakapili ka na ng content na para sa YouTube channel mo. So ganun lang guys, kadali mag-isip ng content, di ba? So syempre, iba-iba naman tayo ng ginagawa sa buhay or iba-iba tayo ng naiisip. So yung iba, nakakaisip sila na mas maganda kung saan na mas kumikita sila na mas malaki, okay? So ako kasi, syempre, dun sa negosyo ko kumikita, kaya yun yung napili ko. So habang pinagkakakitaan ko yun, nagiging content ko na rin. And then, ayan, so later on, didiscuss ko pa sa inyo kung yung maganda nangyayari sa aking YouTube channel, okay? Alam nyo ba guys na yung content ko dati, so nag-start ako nung malaman ko itong pag-YouTube na to. So nag-start ako guys sa live stream ng Dota 2 gaming, and then dahil medyo magastos ganyan, so wala pa akong magandang computer na kaya yung Dota 2 live stream, so nag-recording na lang ako gamit yung luma kong computer sa bahay. Then hindi rin pumatok kasi medyo parang walang nangyayari, basta parang wala siyang nangyayari ng matagal na panahon, ang daming nasasayang na oras, ganyan, hanggang sa nagiging komplikado na. So tinigil ko din yon, and then naging idea ko guys, nag-DIY ako ng mga crafts. So for example, yung sa anak ko, makikita yun sa YouTube channel ko, pinakaluma kong video. Nagawa ko ng assignment niya, ng anak ko sa school, which is Sesto Box. Gagawin natin notebook organizer. Yun guys yung natatandaan ko. So yun yung naging content ko din. So and then afternoon guys, so naisip ko, sabi ko, total nasa bahay lang din ako pag nasisira yung computer ko, inayos ko. So naging done guys yung sa computer ko na kapag nasisira, binibidyohan ko. Tapos yun na, nagdire-diretso na guys. And then umorder din ako sa Lazada. So yung pag-order ko guys sa Lazada, unboxing, reviews, yan. Yun yung naging content ko. So dire-diretso yun guys hanggang sa nag-lockdown. Yun yung mga ginagawa ko sa shop. Yun na din yung binidyohan ko. For example nga, nagsasetup tayo ng mga computer, nag-aayos ng printer. Ayan, so binibidyohan ko din yun guys. And then yung mga ginagamit ko software sa shop. So yun, binidyohan ko din yun. Dire-diretso yun nung lockdown. Nung mawalan ako ng, nung magsarado yung shop ko. Ayan, so dire-diretso lang yun guys. And then, umisip pa ako ng mga ano pa ba yung dapat kong gawin na habang tumatakbo yung mga araw ng lockdown. So nag-isip kung ano yung mga pwede ko pang gawin para hindi guys nasasayang yung oras kahit na lockdown tayo. So ganun. Or yung wala kang trabaho, wala kang ginagawa. So nag-isip tayo para at least pagdating ng panahon may mangyayari sa atin. Yun. And then nung inumpisan ko na nga yun guys, dire-diretso ko lang ginagawa yun. So nakikita ko guys may progress. So yung watch hours ko guys, so pumapalo. Ayan, so madaming nanonood ako nakikita. So hindi man karamihan guys, pero at least alam natin na may nanonood sa atin. For example, may 10 views, 20 views, ganyan. Yun. So hindi guys nakaka-panlambot guys para sa inyo ha. Kasi hindi nyo pang alam. Kahit guys yan, iisa nanonood sa inyo, malaking bagay na yun guys. So makakatulong sa inyo. Huwag kayong mawawala ng pag-asa, okay? So ito pa nga guys yung naging pinagkukuhanan ko ng content. So nung mag-lockdown guys, so syempre mga kalahating taon na siguro nakakalipas, so pwede nang lumabas ng municipality, lalo na for example meron kang driver's license. Ayan, so nag-start ako guys, nag-apply ako kumuha ng driver's license para kasi nag-iisip na rin ako guys no, na nung magkapera na ako, nakapagbenta ako ng mga computer. So nag-isip ako guys na sabi ko, anong gagawin ko dito sa puhunan na to para mapalago ko, lalo na may anak ako noon. Sabi ko, kailangan yung pera na to magamit ko sa tama. So yun guys, ang pag-isipan ko, sa madami ako pinag-isipan noon, sabi ko, kailangan negosyo yung itayo ko or gamitin ko yung pera yung pagagamitan ko para sure ako na may pagkukunan ako monthly ng income. So hindi mawawala yung, for example, ay 50 to 35k ko na puhunan na yun. So yun yung ginawa ko guys. So kumuha ng driver's license.
nag-apply ako ng permit, and then habang nag-apply ako guys ng permit, pag may araw na bakante ako, so kumuha ako ng paninda. So sa paninda pa lang guys, yun, nagba-vlog na ako noon kapag nasa shop ako noon. So sideline. So yung naging content ko guys, dire-diretso yun hanggang sa napagtayo ko ng negosyo ko. So ito nga yung cellphone repair at saka computer sales and services. Ayan, so yun, nagustuhan na ng tao, may nag-trending sa aking video. Ayan, so okay naman. So dun nahatak yung aking YouTube channel. So dun nila nagustuhan. Ayan. And alam nyo guys na grabe, napakaganda nung nangyari sa YouTube channel ko. Kasi guys, yung negosyo ko, syempre kumikita ako doon. And then yung ginagawa ko sa negosyo ko, yun na yung content ko guys sa YouTube. And then double purpose. Pinagkakakitaan ko na sa negosyo and then nagiging content ko pa siya sa YouTube. So ganun guys, napakagandang idea. So hindi makalakihin yung kita guys sa negosyo ko, sa content ko. Pero at least later on, malalaman nyo kung kamusta nga ba yun. Okay? So nitong unang taon guys, ang ginawa ko, so nag-focus ako sa aking negosyo and then parang ginagawa ko lang sideline itong aking pag-vlog. So ang ginagawa ko guys, diskarte, sa isang linggo, manonood ako noon ng isang beses. Manonood din ko yung mga videos kong ginawa, or for example, itong video na to papanood din kaya bago ko siya i-edit. And then maglalaan ako ng araw, for example, every Sunday. So mag-edit ako ng video para may pang-upload ako sa buong isang linggo, or isang video sa isang linggo. Ayan. And then guys, ito, so mahalaga din, dapat kapag gumagawa kayo ng vlog, so dapat totoo ka sa sarili mo, huwag kang mahihiyain. So ako, kagaya ko guys, so nag-start ako talaga guys, nahihiya ako, naka-full mask ako, may mask talaga to. So itong buong mukha ko, naka-mask yan, and then para hindi ako makita kasi guys, nung mga panahon kasing yun, so kumbaga, syempre, hindi pa tayo confident, and then hanggang sa nag-decide ako guys na kailangan naka-face mask na lang ako. So okay lang guys, naka-face mask ako kasi nakilala niyo ako naka-mask lagi. So okay lang yan kasi alam naman natin na minsan nakukuha yung pictures natin, then nagagamit sa kalokohan. Kaya I decided na sabi ko, mag-face mask na lang ako, and then makikita nyo din sa aking Facebook page. Kapag nag-promote ako or nag ma-marketing ako na aking mga paninda, so nang mas pa rin ako para sure na safe tayo. So alam naman natin guys yun na minsan kasi kailangan mas mag-ihinga tayo para sa hapakanan din naman natin yun. Ano po? So pwede man tayo mag-vlog ng nakamas. So yan, alam ko na intindihan nyo pa rin naman yung sinasabi ko kasi clear naman yung pagkakabanggit ko. Ano po? Thank you for watching. See you on my next video. Turn on the notification bell and don't forget to subscribe for more videos.